hindi matanggap ni Frank na may isang batang kinupkup ng kanyang asawang si Natasha. Kaya naman, nagalit ito sa kanyang asawa dahil hindi naman ito mapakinabangan. Ngunit, ang katotohanan, ito palang tutulong sa kanila. Tunghayan natin ang isang nakakantig damdaming kwento ni Benjamin, isang batang iniwan na lamang ng kanyang ina. Napatayo si Frank sa kanyang kinakatayuan nang makita niya ang asawa ng may kargargang bata na halos nasa isang taon pa lamang ito. Frank, kawawa naman itong batang ito at tila iniwan pa ng ina. Naawa ko sa kanya dahil umiyak ito sa may lansangan. Kaya naman habang naglalakad ako, mula sa trabaho ay hindi ko matiis, hindi ko masikmura. Kaya naman, dinala ko siya sa bahay. Hindi ko rin kasi alam kung saan hanapin ang kanyang ina. Kaya naman naisipan ko na lamang na dala siya dito sa bahay. Natasha, baka naman maging pabigat yan sa ating dalawa. Napailing na lamang si Natasha sa mga salitang binitiwan ng asawa. Yan ang hirap sa iyo, Frank eh. Puro ko na lamang pakinabang ang naisip mo. Kaya kahit kailan, di ka makakaroon ng puso para makatulong sa ibang tao. May karapatan din namang mabuhay ang batang ito, hindi ba? Kaya kung walang magbibigay sa kanya ng pagmamahal, ako ang bibigay noon sa kanya. Huwag kang maglala dahil hindi kita papahamak. Kukuha ko ng tagapag-alaga sa kanya hanggang tuluyan na siyang makalakad. Tutol man si Frank sa kagustuhan ng asawa ngunit wala pa rin siyang nagawa dahil pareho naman silang may trabaho at may karapatan sa bahay na iyon. Bahala ka nga Natasha kung masikmura mong alagaan ang batang yan samantalang walang pakialam ang magulang niya, hindi ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang tagal mo. Mula noon, itinuring ni Natasha ang bata na tunay nitong anak kahit kailan hindi niya pinadama sa bata na iba ito. Dahil wala silang anak noon ni Frank kaya naman ibinuhos niya ang pagmamahal sa bata. Kung si Natasha ay magaan ang loob nito sa kanyang anak-anakan subalit mainit pa rin ang dugo ni Frank sa bata. Palagi niya itong sinasaktan sa tuwing wala si Natasha. 5 taon ang nakalipas. Uy, anak sa buho, huwag kang paharang-harang dyan sa daanan. Tumabi ka. Napaiyak na lamang ang bata dahil sa ginawa ni Frank. Ano ka ba, Frank? Bata yan, huwag mo namang patulan. Oh. Natasha, kung ayaw mong masaktan ang batang iyan, huwag mong hayaang pakalat-kalat lamang sa sala. Ikulong mo sa kwarto. Hindi na lamang nakipagtalo si Natasha. Agad niyang pinasok ang bata sa kwarto nito. Ah, Benjamin, dito ka na lamang muna sa kwarto mo ha. Maglaro ka na lamang muna. Pasensya mo na ang papa mo. Ayos lang po yun, Mama. Naintindihan ko po si Papa. Napangiti na lamang itong si Natasha dahil sa pagiging mabait ng bata sa kabila ng hindi magandang trato ni Frank sa kanya. Pero hindi pa rin maiwasan na pinapakita ni Frank ang kagaspangan nito sa bata hanggang sa naging 18 na itong si Benjamin. Masakit mang isipin pero nag-aaral ang binata hanggang sa kolehiyo sa tulong at pagsisikap lamang ng kanyang inang si Natasha. Walang pakialam dito si Frank dahil hindi naman niya ito responsibilidad. Hanggang isang araw, dumating ang kaarawan ni Frank. Anak, batiin mo naman ang papa mo. Papa, happy birthday po. May regalo ako sa inyo ni Mama. Alam niyo pa, Ma? Tapuan ako sa klase namin at nag-offer ang school na kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral ay sila mismo ang maghanap sa akin ng trabaho. Naku anak, Benjamin. Natutuwa ako sa balita mong yan. Ikaw Frank, di ka ba masaya sa balita ng anak natin? Pwede ba Natasha? Palagi kong sinasabi sa iyo na huwag mo na akong idamay pa sa pagiging ama ng batang yan. Frank, hanggang ngayon ba? Di mo pa natanggap si Benjamin? Gaano ba katigas ng puso mo at manhid ito? Alam mo Frank, mabuti at hindi ako napatalo sa iyo noon. Pinaglaban ko si Benjamin and see what happened right now. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, nakapagtapos siya ng pag-aaral, nakatulong ako sa taong kahit hindi ko kadugo. Alam mo Natasha, nagsasayang ka lang ng pera na pinanggastos mo sa lalaking iyan. Tingnan lang natin kung tatanaw siya ng utang na loob sa iyo. Baka naman kapag nakapasok na siya ng trabaho ay etsapwera ka na. Frank, wala akong hiningin kapalit dahil gusto ko lamang makatulong sa ibang tao at na-realize din ni Benjamin ang pagtulong sa kapwa kahit na
hindi niya ito kadugo. Tuloy na ngang nakapagtapos ang binata sa pag-aaral at sa kabutihang palad ay nakahanap na ito ng magandang trabaho. Ma, anak, bakit? Gusto ko lamang po sana magpasalamat sa inyong ginawa. Kahit na ang totoo ay hindi niyo po ako tunay na anak, pero ang pagmahal niyo sa akin ay higit pa sa tunay na anak. Ma, narito pa lang unang sahod ko, tanggapin niyo. Alam kong hindi pa ito sapat dahil sa mga ginawa niyo sa akin. Anak, wala naman akong hiningin kapalit sa iyo eh. No, ma. Lahat ng ginawa niyo sa akin ay kailangan kong suklian dahil worth it kayo. Nalagya ka pa na lamang ang dalawa. Pero sa isang dako naman, biglang nalungkot itong si Benjamin. O anak, bakit ka malungkot? Wala lang, ma. Siguro mas magiging masaya ako kapag... Kapag ano, anak? Pag makita mo ang tunay mong ina? Hindi, ma. Sa tunay kong ina nang iwan sa akin, wala akong pakialam doon. Ang hiling ko lamang sana ay matanggap na ako ni Papa Frank. Yan ang gusto ko para naman maging isang buo na tayong pamilya. Alam mo, anak, yan din ang gusto kong matupad. Iwan ko gaba sa papa mo kung bakit hindi ka pa niya tanggap. Ngunit, isang araw noon, biglang nagkasakit itong si Frank at naging dahilan para hindi na ito makapagtrabaho pa. Dahil may pasok noon sa trabaho itong si Natasha at day off naman ni Benjamin sa trabaho, kaya naman siya ang nagasikaso sa kanyang amamahan dahil hindi ito makakilos at magpasalita ng maayos. Walang nagawa ang lalaki kundi makisama na lamang sa binatang ampo nila. Kinagabihan, pumasok ito sa kwarto ni Frank na may dalang supot. Pa, ibinili po kayo ng gamot dahil malapit pong maubos ang gamot nyo. Tsaka may dala po akong paborito nyong tinapay. Sa sinabing iyon ng binata ay napilitan siyang magsalita. Bakit mo ginawa sa akin to? Di ba dapat ay magalit ka sa akin dahil kahit kailan ay hindi ako naging mabuti sa iyo? Ginagawa ko po ito sa inyo dahil mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo ni Mama. Kung hindi po dahil sa inyo ay wala akong pamilya. Kahit hindi niyo po ako gusto, wala akong karapatan na sumama ang loob ko sa inyo. Kaya kahit hindi niyo ako mahal, hayaan niyong ipadama ko sa inyo na mahal ko kayo. Dahil sa nasabing iyon ng binata, ay hindi mapigilan ni Frank ang mapaluha. Hindi siya makabaniwala na sa kabila ng kanyang pagtrato nito, ay hindi niya nagawang magtanim ng sama ng loob na patunayan niyang may busilak itong puso. Tawaran mo ako, Benjamin, sa mga nagawa ko sa iyo noon. Pwede pa ba akong maging ama mo? Inawakan ng binata ang kamay ng ama. Matagal na po kitang pinapatawad pa. Oo naman. Pwedeng-pwede po. Matagal ko na rin gustong marinig mula sa iyo na tawagin mo kong anak. Samantalang, laking tuwa naman itong si Natasha nang malaman na nagkayos na ang mag-ama. Di nga sila tunay na magkadugo, wagas naman ang pagmamahal ng binata sa mag-asawa. Buwat noon ay naging masaya na ang kanilang pamilya. Pinatunayan ni Benjamin na hindi siya pabigat sa pamilya bago siya pa nga ang nagbigay ng magandang buhay sa tinuring niyang magulang. Sa kanyang narating sa buhay, labis siyang pinagmalaki ng mag-asawang Frank at Natasha. Napakaswerte nila dahil nakatagpo sila ng isang bata, isang anak na mabuti ang kalooban.